Tuwing kailan nga ba dapat magpalit ng engine oil kapag bihira mo lang magamit yung motor? For example, si Honda Click, ang tinakbo na niya is 15,468 kilometers. Pero ngayon, bihira ko lang magamit to, siguro once or twice a month. Si Honda Beat din, ang tinakbo na niya ay 17,571. So, ganun ko rin siya ginagamit once or twice a month. Si ADB naman, medyo mas mataas na, nasa 23,790 na tinatakbo. Ito lagi kong ginagamit. Sa case ni Honda Beat, tsaka ni Honda Click na once or twice a month ko lang nagagamit. Chine-change oil ko lang siya every 6 months. So, last change oil nitong dalawang ito is December. Sa June, papalitan ko na yung engine oil nila. Ito yung gagamitin kong engine oil, yung ADNOC na SPX4L na synthetic blend. Bali, mixture siya ng mineral oil tsaka ng synthetic. Ito pang scooter talaga to. SAE 10W40 virgin base oil. API SL approved. Yung API SL is gaya din siya nung Honda fully synthetic. SL din yon yung API classification niya. Ito mas mura to kaysa dito sa gamit ko kay ADV naman na fully synthetic na ADNOC Voyager SPX4N. Ito pala mga to, pinadala sa akin to ni Jordan Narce of Gainer 8. Ito yung mga high temp na grasa. Ito yung ginagamit ko ngayon eh. Natest ko na kasi ito kay ADV. 2,000 kilometers na yung tinakbo ng grasa sa torque drive. Kulay blue pa rin, hindi siya ng itim. Pagka pala nakita niyo ako sa daan, hingan nyo lang ako nito. Yan, bigay ko sa inyo itong mga extra. Sinadalan din niya ako ng mga engine degreaser. Yan, scratch remover, armor coating. Kasi ito gagawin ko na experiment to, kung effective talaga itong engine armor ng Gainer 8. Para siyang friction modifier. So yung 6 months na yun na change oil ko sa bihirang-bihirang magamit na motor, personal preference ko lang yun. Yan, magdedepende pa rin yan sa inyo. Pero not necessarily na hindi ko na chinecheck yung engine oil condition, kasi every 500 kilometers, chinecheck ko pa rin yan sa dipstick kung may itim na ba. Yun din ang naiimbasihan ko madalas eh, kung magpapalit na ba ako ng langis.